May tanong si Jessa sa ating text line. Kuya Mark, pakipaliwanag naman po ang kaibahan, intentional and unintentional na abortion. Iba yung intentional and unintentional abortion. Because in intentional abortion, pwedeng may violence, pwedeng walang violence. That is an intentional abortion. Ang unintentional abortion, kailangan may physical violence para matawag na unintentional abortion. But and second, ang pagkakaiba, in unintentional abortion, ang mag-commit nito, mga strangers lang, hindi pwede ang nanay mag-commit. Ang stranger ang maging liable ng unintentional abortion. And second, kailangan may physical violence. Hindi pwede na pinainom lang ng gamot, unintentional. Hindi, may physical violence para maging liable ka ng unintentional abortion. In intentional abortion, pwedeng may consent ng nanay. Second, pwedeng walang violence or wala rin consent ng nanay. And third, may violence but intended talaga na patayin ang bata. Ang tawag doon is intentional abortion. Halimbawa, kay Mark, kung iniwan ng nanay ang bagong silang na anak sa simbahan, may pananagutan ba? Tapos namatay yung bata, kay Mark, may pananagutan ba yung nanay? Iba naman kaso yan. Mm. Kasi iba naman yung ang nanay na pabaya. Iba naman yung nanay na pinatay pag pumatay ng bata. Iba yung pag infanticide kasi ng abortion, may tinatawag talaga pagpatay ng bata. Iba naman yung mga pabaya ng mga nanay. Yes, in our society, hindi naman lahat ng nanay inalagaan ng bata. May ibang nanay diyan na irresponsible, may ibang nanay diyan na unfit to be a mother. That's why yung mga ganyang nanay pwedeng matanggal ang kanilang parental authority at yung bata mapunta sa DSWD or ibigay sa legitimate na o sa kanyang biological father. So depende yan sa sitwasyon. Pero kunyari po, Kuya Mark, may isang babaeng nabuntis tapos may health problem siya. Oh, yeah. At pag lumabas ang baby, hindi kakayaan ng system niya. Kasi so, unable to bear a child siya. Yeah. So ano po yung magiging kaso pag ganun, pag kailangan niyang i-abort yung child? So parang to save her life. Parang yung tatay, yung tatay tinanong ng doktor, yes, sino ba ang ibubuhay ibubuhayin? Nanay. Yung nanay ba or yung bata? Mahirap na desisyon yan ng mga tatay. For example, may umabot na sitwasyon ganyan, MJ, na papiliin ka. No, yung po. Asawa mo ako ba? Talaga. Asawa mo sige, ba? Isample lang yan, ha? Isample lang naman yan. Unborn child. Ang nanay ba ang piliin mo? O yung asawa mo? O yung anak mo na dala ng iyong asawa? Oh, so ano pipiliin mo kayo, Mark? Batasan tayo. Batasan tayo. Okay. Pag ganun ang nangyayari, may tinatawag tayong justifying circumstance. Ito yung tinatawag na state of necessity. May say state of necessity, pag justifying circumstance, walang criminal liability kasi justified yan. So kung, for example, piliin ni tatay yung kanyang asawa, so hindi madimanda si tatay ng abortion or yung doktor ng abortion pursuant sa justifying circumstance ng state of necessity. So there is no criminal liability. Pero usually po ba, sino-sino ang mga nagiging biktima ng infanticide at saka ng abortion? Iba yon. Depende sa bata kung sino ang pinatay ng bata. Sino ang pinatay. Kasi pag ang pinatay na bata is viable na, may buhay na talaga, infanticide na yan. Pag may buhay na ang bata, infanticide yan. Pero pag wala pang buhay ang bata, kasi fetus pa siya, depende pa yung buhay niya, depende pa sa kanyang nanay, ang tawag doon, abortion. So depende sa tinatawag na biktima. Kung sino ang biktima. Kung ang biktima, fetus pa lang, yung tinatawag na fetus or nagdepende pa sa nanay, abortion yan. Pag ang infant may buhay na ng kanyang sarili, infanticide yan. Basta below 3 days old. Kasi pag more than 3 days old, then pinatay ng nanay, parricide na ang kaso. Parricide na hindi na matatawag na infanticide. Ang infanticide kasi, below 3 days old or below 72 hours ang buhay ng bata. Tapos pinatay, infanticide ang kaso dyan. And second, don't forget, ang pag hindi pa pinutol ang uterus, yung connection ng nanay at saka yung bata, normally, abortion talaga yan. Pero pag naputol na, tapos after naputol, buhay pa rin ang bata, tapos pinatay ang bata, infanticide ang kaso na yan. Kaya Mark, halimbawa, bagong panganak yung bata, yung sanggol, tapos iniwan sa labas ng simbahan, sa matay, ano yun, infanticide na? Ay, hindi infanticide yan kasi
Kailangan kasi infanticide may physical violence para mamatay ang bata or may pinainom ng gamot, parang ganun, parang matatawag na parricide. But ang infanticide kasi, may physical violence din, parang pagpatay ng bata. Pag ganun, pag iniwan lang, tapos doon namatay sa labas simbahan. Pwedeng child abuse, pwedeng ganun na penalty. Pero pag iniwan lang, wala namang overt act sa pagpatay ng bata, pwede mabubuhay, pwede mamatay. So, hindi matatawag na infanticide yan. Para palang doktor ang abogado din, ano? Grabe, no? Yun na, ang abogado, minsan doktor, minsan pastor, minsan... Nobilist. Sabi nila, lawyers are good lovers. Oh! Iba-iba. Magaling sa mga ganong... Anong bagay? Si Roda Pomoda, may tanong kay Mark, kung ang babae ba ang nag-commit ng abortion sa kanyang sariling unborn baby, matatawag ba yun na intentional abortion attorney? Pag ang babae kasi, depende yan sa sitwasyon. Pag ang babae, intended talaga niya na patayin ang kanyang anak, that is considered intentional abortion. Walang unintentional abortion pag babae ang gusto, for example, ang babae, nag-suicide. Ito yung mga sitwasyon. Nag-suicide ang babae. Tapos, nung nag-suicide siya, buhay siya. Nabubuhay siya. Pero ang kanyang anak na nasa tiyan yung anak, yun ang namatay. Is it considered an intentional abortion? Kasi ang purpose naman talaga niya is mag-suicide siya eh. Tapos, nabubuhay siya, pero napatay ang kanyang anak na nasa tiyan niya. Is it considered an intentional abortion? Hindi. Bakit hindi? Very clear ang sabi ng batas. Pag unintentional abortion, ang accused must be the... Ang accused kailangan is the stranger. Hindi pwede ang nanay ang accused pag unintentional. And second, there must be physical violence. Paano naman yung sabi ng ating criminal law? Na if you commit a crime, all the effects of the crime, you are also liable. Di ba? Yun ang sabi ng batas. For example, gumagawa ka ng krimen. Lahat ng ginagawa mo or epekto ng ginagawa mo, you are criminally liable. In this case, are you criminally liable kasi nagpakamatay ka, nabubuhay ka, pero yung anak mo namatay? Are you criminally liable? Hindi. Bakit hindi? Walang batas na nagsasabi na suicide is a felony. Suicide is not a felony. So therefore, you cannot be criminally liable. Maybe next time, maybe the Congress should pass a law that suicide is a felony. Because as of today, ang suicide, hindi yan felony. So, kasi hindi felony yan, hindi krimen ang suicide, any effect sa ginagawa mo, you cannot be criminally liable. Pero Kuya Mark, for example po, ang isang nanay na buntis ay mentally unstable. Mentally unstable? Yes, so, hindi niya kayang palakihin ang anak niya. In a way, yung initial reaction niya is hindi niya kayang isilang sa mundo yung anak. So, is she criminally liable or intentional abortion pa rin po? Kung gusto talaga niya patayin ang kanyang bata, may tinatawag tayong intentional abortion with consent of a mother. Pag intentional abortion with consent of a mother, the mother and also yung nag-abort, kasi for example, may tumutulong siya na midwife, for example, will be criminally liable. Because abortion is a crime in the Philippines. Abortion. Of course, may tinatawag tayong justifying circumstance, yung state of necessity, pag pipiliin ang nanay ba or ang bata ba, may tinatawag tayong state of necessity. But as a rule, abortion is a crime in the Philippines. Kasi criminal yan sa Philippines. For example, ang nanay nagbigay ng consent for the abortion, the mother shall be criminally liable. Ang penalty dyan is 6 years imprisonment, including yung nag-abort will be 6 years imprisonment. Pero for example, walang consent ang nanay, pero walang violence. Pinainom, for example, hindi alam ng nanay, pinainom ng kaibigan niya ng gamot, yung gamot pala na pinainom, pang naglag pala yun. So there is no consent sa nanay, but there's no violence, pinainom lang ng gamot eh. So, may criminal liability yan. Ang penalty dyan, up to 12 years imprisonment. Pero pag may violence na ginagawa, sinuntok, binugbog, lahat ng mga physical violence na ginagawa, ang penalty dyan, intentional abortion, intended talaga na patayin ang bata, that is 20 years imprisonment. Si Lorraine, may tanong kay Mark, mabigat ba na kaso ang abortion? Ano po ba ang mga kapansurahan kung mapapatunayang nag-commit ka ng abortion, Kuya Mark? Depende kung anong klaseng abortion.
intentional abortion ba yan or unintentional? Ang unintentional abortion, ang gumagawa ng krimen is a stranger. So, for example, sinuntok niya yung babae. Hindi niya alam na buntis yan ang babae. Sinuntok niya, tapos nalaglag yung bata na dala ng babae. Yun ang unintentional abortion. Hindi niya alam na buntis pala yun, tapos sinuntok niya through physical violence, tapos ang epekto ng physical violence, nalaglag ang bata. Unintentional abortion. Ang penalty dyan, 6 years imprisonment. May tinatawag tayong intentional abortion. Ang intentional abortion naman, intended na patayin ang bata, abortion. I-abort ang bata. But depende sa sitwasyon. Pag may consent ng nanay, 6 years imprisonment. Walang consent ng nanay pero walang violence, 12 years imprisonment. Pero pag may violence na yan, tapos intended talaga na i-abort ang bata, alam ng accused na may buntis ang babae, tapos sinaktan pa rin niya, ang tawag doon, intentional abortion by violence, 20 years imprisonment. Kuya Mark, what if naman po, kunyari, hindi buntis ang isang babae, pero nag-abort siya? Paano kaya yun? May ganun. May mga ganun na parang paranoid. Paranoid, akala ng babae, buntis siya. Kasi hindi na siya nag-mens, ganun. Yes, pero may intention. Tapos may intention siya na i-abort. Pero akala niya, buntis siya. So, napa-abort siya. Pumunta siya sa abortionista, napa-abort siya. Tapos wala pala. Or is that, yung nanay ba, is the mother criminally liable? Hindi. You cannot abort a child kung hindi ka buntis. Very basic yan. Di ba? Yes. Hindi mo pwedeng patayin ang bata kung wala namang bata sa loob. So, hindi ka pwedeng mag-abort. So, pag hindi ka pwedeng mag-abort, kasi in the very first place, wala namang bata sa loob ng tiyan mo, akala mo lang buntis ka, tapos hindi ka pala buntis, gusto ka magpa-abort, hindi ka naman buntis. So, ang kaso mo, walang kaso. Ang tawag doon, pag nagpa-abort ka na hindi ka naman buntis, akala mo lang buntis ka, ang tawag doon sa batas, impossible crime of abortion. Impossible crime of intentional abortion. So, ibig sabihin, there is no criminal liability. Pero ano naman po yung mga paraan o examples ng pagkukommit ng intentional abortion? So, yung intentional abortion, ang very basic yan. We say intentional abortion, intended yan na gusto kang magpa-abort. May intention ka talaga na i-abort ang bata. But, depende sa sitwasyon. For example, ikaw, nanay, pumapayag ka na magpa-abort. Ikaw mismo pumunta sa abortionista para magpa-abort ka. Kayong dalawa will be criminally liable. Yung abortionista, 6 years imprisonment na kulong. Ikaw na nanay, 6 years imprisonment na kulong. Hindi mo pwede sabihin, right ko ito kasi nanay ko, right ko ito sa katawan ko kung gusto ko maging nanay o hindi ka maging nanay. Hindi mo right yan. Hindi right mo yan to decide. So, kung ginagawa mo yan, you can be liable of intentional abortion kung pumayag ka na magpa-abort. Pag hindi ka pumayag na magpa-abort, tapos na-abort pa rin ang bata, pinainom ka ng gamot, for example, ng boyfriend mo, hindi mo alam, akala mo juice, tapos yung juice pala na yan, may gamot na pangpalaglag, nalaglag ang bata, hindi mo alam. So, the one who will be criminal liable is your boyfriend. Your boyfriend will be criminal liable of intentional abortion without violence and without the consent of a mother. Kasi, in that case, ang nanay hindi liable kasi hindi naman niya alam na yung pinainom niya na juice, may gamot pala yung papalaglag. Tapos, pinainom ng boyfriend para mawalas yung responsibility niya. May mga ganong mga lalaki na petos ang pag-iisip. Ibig sabihin, wala irresponsible na ang pag-iisip. May mga ganon. So, ang tanong dyan, is he criminal liable? Yes. He is criminally liable. Anong crime? Intentional abortion, but not by violence, not with the consent of a mother. Paano naman pag ang lalaki, alam niya na buntis yung kanyang asawa o yung kanyang girlfriend? Sinuntok ang kanyang girlfriend? Sinuntok patit yan. Sinuntok para matanggal ang bata. Anong namang liability ng lalaki na yan? Intentional abortion by physical violence. So, 20 years imprisonment. Oh, malalim ang krimen na ito, Kuya Mark. Maraming involved dyan. Pero kanina po, di ba, kailangan may kasama, may isang lalaking liable doon. What if naman po kung isang babae naman ang nag-commit mag-isa? Parang do it yourself. Pwede ka naman. Huwag naman sana.
May ganun. Actually, hindi naman lang ang lalaki ang nag-commit ng, for example, sinaktan niya yung kanyang girlfriend. May iba dyan. For example, kaibigan. Nag-away kayo ng kaibigan mo, nagsampalan kayo. Kahit buntis ka, nagsampalan kayo, nag-away kayo. Tapos nalaglag ang bata. Sinampal mo ang isang buntis. Tapos nalaglag ang bata. Ano bang criminal liability ng babaeng kaibigan na yan? Depende. Pag sinaktan niya, wala siyang intensyon talaga na tanggalin yung bata. Hindi naman niya alam na buntis yung kanyang kaibigan. Tapos sinaktan niya, sinuntok niya, binugbog niya, tanggal ang bata. Ang kaibigan na yan will be liable of unintentional abortion. So pag ang babae naman gusto niya magpa-abort, sabi ko nga, abortion is not a right in the Philippines. Abortion is a crime in the Philippines. Maybe in other country, ang abortion, right nila yan. Kasi sabi nila, right to life, yung abortion na yan, right to decide sa katawan ng isang babae. So we're talking here of womanhood. Abortion is not one of the right ng isang babae sa Pilipinas. Walang karapatan ang babae kahit katawan niya yan. Hindi niya pagmamay-ari ang petus na nasa tiyan niya. So, ibig sabihin, hindi siya pwede mag-decide kung mabuhay ba or hindi mabuhay ang bata. So, pag ginagawa niya yan, she can be criminally liable because in the Philippines, abortion is a crime.